Susantayo. Miss, miss! Baka gusto mong malaman ang kapalaran mo. Magaling ka kumanghula. Totoo man o tsamba, ikaw lang bahalang humusga. Talaga? Sige nga! Ako, bakit po? Parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Oo nga po eh. May nakapagsabi sa akin. Marami pa lang akong hindi napupuntahan lugar dito sa Baguio City. Eh, hindi ko naman alam kung saan yung mga yun eh. Aba, eh napuntahan mo na ba ang Tamawan, Asin Village at marami pang iba? Ako, hindi ko pa nga napupuntahan yan. Tama yan ang gagawin ko ngayong araw na to. Ayaw ko. Sa part 2 ng ating biyaheng Baguio, dalawin natin ang Tamawan Village at kilalanin ang Baguio-based artist na si Ben Cab. Magpa-beauty rin tayo sa isang natatanging spa dito sa Baguio. At syempre, huwag kalimutan ang mga pasalubong. Teka, parang kilala kita. Parang napapanood kita. Sandali, kukonsultahin ko ang mga baraha ko. Tama! Ikaw nga si Susan Enriquez! Ako nga po. Sabi ko na nga ba, magaling ako manghula eh. E de, kung ikaw si Susan Enriquez, e de ito ang... Guys, Susan tayo! Susan! 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 Yan! Nako, nakagawa na rin ako ng apoy. Hirap gumawa ng apoy. Sugo. Uy, pampainit. Oy, Ben! Halika dito. Kwentuhan tayo. Ito ang pampainit. Nako. Yan, pampainit. Oo, ito ang hirap gumawa ng apoy eh. Sa rice wine, tapos tapoy. Tapoy. Ano to galing rice. Sa bigas? Bigas. Okay. Teka-teka, bago ang inuman, ikukwento ko muna kung nasan ako. Welcome to Tamawan Village, Baguio City! Tama, nasa syudad pa rin po tayo at wala sa kagubatan. Ang Igorot Village na ito ay nasa Pinsaw proper sa Baguio at isa sa mga di dapat palampasing pasyalan sa Baguio. Dito matatagpuan ang mga authentic ifugao at kalinggahat na nagmula pa sa kabundukan ng Cordillera. Ang mga bahay, isa-isang dinala rito at itinayong muli. Ang may pakana nito, ang premyadong artist at founder ng Chanin Foundation na si Ben Cabrera. Ito na yung buong kabuuan ng bahay. Yan, dyan na yung pinaka... Ito yung pwedeng matulog na. Yan yung pinaka bedroom. Kanya, ano sila eh, medyo angat ng konti. Ito na yung living room. Dito sila kumakain. Oo, yun yung bedroom. Lutuan. Ito, pinaka-bedroom pa rin. Bedroom siguro. Na rin yan. Kasi usually ba, ilang member ng family bedroom? Malalaking pamilya sila eh. Mga ganun. O, tabi-tabi na lang sila dyan. Tabi-tabi. Kaya lang toilet sa labas. Sa labas yung toilet. Oo. Simpleng bahay ito para sa simpleng pamumuhay. Pero ang arkitektura ng bawat kubo, nako, malayo sa pagiging simple. Gawa sa pine wood ang bawat kubo at wala ni isang pako kang makikita dito. Sa halip, mga wooden peg lamang ang nagkakabit-kabit sa bawat parte ng bahay. Gusto niyo bang maranasan at matikman ang buhay Cordillera? Hindi niyo na kailangang mamundok. Dahil sa Tamawan Village, 500 pesos kada tao lang ang overnight accommodation. Pati rice wine, pwede niyo ring tikman. So, bata pa yan. Pag tumagal pa, mas tatapang pa. Sarap. Lasang ano, sa akin ha, panlasa ko, lasang buko juice. Kasi mahilig ako sa buko juice, parang sarap ng lasa niya. Oh. Hindi siya lasang wine. Mm-mm. Naiiyak ako. Tanasing ako. Hoy, naiiyak ako. Nalasing ata ako. My God. Parang...
Parang lumulutang sa ano. Tingnan mo na. May make-up! Asin mo na, Mama. I'm going to dito makikita yung buong village na dahil ayan, yung, hindi na ako tipsy pero nakalalasing naman ang ganda ng tanawin at yaman ng sining dito. Bukod sa pagiging living museum, ang Tam-awan Village ay art center din. Dito makikita ang gawa ng mga local artist at take note, pwede rin kayong bumili ng souvenir. Ben, actually, isa sa mga dahilan ng pagpunta pa rin namin dito para makita yung mga artwork mo. Nagkataon meron akong exhibit dito. Mm. So, makikita natin sa baba. Okay, tingnan natin. Ito ang mga, ito naman yung mga artwork mo na. Mga drawing from life. From life, oo. Nag-pose sila. Oh. Usually, yung isang ganito, isang posing, gaano katagal? Mga less than 1 hour. Ah, okay. So, kahit lahat na. Ito mga studies, ganyan. Ang gaganda! Nakaka-inspire talaga! Okay, Ben. Ready na ako. Paint mo na ako. Ibay Silver Shop. Easter Weaving Room. Dalawa lamang ito sa mga pinagmamalaking paggawaan ng handicrafts dito sa Baguio. Pasalubong man, souvenir o personal necessity, dinayo namin ito para sa inyo. First stop, Ibay Silver Shop, yung kanilang paggawaan mismo. Nagsimula ito bilang maliit na negosyo ng pamilya Ibay dito sa Baguio. Pero dahil sa kakaibang kalidad at ganda ng kanilang mga produkto, lumago ito at sa ngayon ay marami ng branches sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tingnan nyo naman, kahit ako, di magkanta o gaga sa pagpili. Siyempre, itatry ko. Bagay! Iba't ibang klaseng silver accessories ang meron dito. Sing-sing, ikaw, kwintas, blue chest, bracelet. Mamili ka kung anong design ang feel mo. Mula 80 pesos hanggang 3,000 pesos ang presyo ng kanilang mga produkto. Depende na ito sa disenyo at klase ng trip mo. Sinamahan din kami ni Mrs. Ibay sa loob mismo ng kanilang tagawaan. Aba, ang mga trabahador, abalang-abala talaga. Kanya-kanya kasi sila ng toka. Parang sayaw, may apat na basic steps daw ang paggawa ng silver accessories. May molding, casting, cutting, at finishing. Parang andali kung iisipin, pero mabusisi ang bawat proseso at talagang tiyaga ang kailangan nyo. Ang ganda, bagay sa akin. Silver. Hmm. Dito naman tayo sa Easter Weaving Room. Namangha ako sa dami ng iba't ibang produktong yari mula sa sinulid. Ano yung ginagawa niyo ngayon na yan? Warping. Ito yung tinatawag ano na warping. 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 Oh. Paano yun? Sa warping, dito ginagawa yung setting of the pattern, yung color combination, yung haba at laki. Oh, okay. Ito daw ang unang step. Inaayos muna ang mga sinulid at hiniwalay ayon sa kulay. At eto na, talagang feel na feel ko ang pagiging true blue mga hobby, kaya nakisubok na rin ang inyong lingkod. Good luck na nga lang kay Manang. Sana din siya masasante pagkatapos ko rito sa habihan. Sana ba ito pwede gamitin? Yan, feeling damit, feeling pakpak. Pakpak? Oo, yung sakadaling bagay. Balabal? Oo. Ah, balabal. Ang finished product nila, isang katutak na rolyo ng sari-saring weaving pieces. Panalo sa color at expert quality. Nakabibilib talaga ang tiyag at sipag ng mga manghahabi. Mas mura daw kung bibili ito ng maramihan. Kada metro, 700 pesos per meter ang presyo. Medyo may kamahalan. Pero mabusisi kasing gawin at pangmatagalan. Kaya sulit naman. Sa loob ng shop, parang may magic ang mga hinabing tela. Iba't iba ang naging itsura. Ang ganda, di po ba? Ang sombrerong ito, unan,
bag, damit, at kung ano-ano pa, lahat ng yan, gawa sa habihan. Pati pantakip sa dining table nyo, meron din dito. Ang ganda. Talagang maipagmamalaki natin ang gawang Pilipino. At dito sa Baguio, makikita nyo yan sa Ibay Silver at Easter Weaving. Kaya next time you go to Baguio, daan po kayo dito! Halos matatapos na ang bakasyon ko, pero may isang bagay pa akong gustong malaman ukol sa Baguio. Ano ba ang sikreto at ang naganda ng kutis ng mga taga rito? Dahil ba sa klima? Dahil sa fresh gulay na kinakain nila? O sadyang pinagpaalalang sila? Saan ko kaya mahahanap ang kasagutan? Ano ito? Lugar na madilim, tahimik at parang nasa gubat. Ay, spa pala! Pagod na ako pero sige, sugod pa rin. Ay, naku, saan kayo mga tao dito? Kapag pamasahe, kapagod. Knock-knock! Hi, Ma'am Susan! Kumusta po ngayon? Kumusta po? Naku, pwede mo pumasahe. Sakit-sakit ng katawang ko eh. Oh, no problem. Ang ganda naman itong lugar nyo. Napaka-cozy. Parang hindi massage, ano, parlor. Tara po, Ma'am. Yes, sige po, nakapagsimula na. Sarap-sarap niyan dito sa Baguio. Tapos gano'ng katagal dito? Ma'am, 15 minutes lang po. 15 minutos lang po ang ano nyo rito. Uh-huh. Paglabas ko dito, hindi mo lang mukhang pandesal. Ay, hindi naman ho. Okay, sige. So, pasok na ako. Yes, ma'am. Please. Bye-bye! Toon! Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ang init pala dito sa loob ng sauna. Woo! Kakaiba talaga ang facial treatment dito sa 8 Fences Spa dahil all natural at organic ang recipe nila for beauty. Iba na ang sagana sa prutas at gulay, di ba? Kaya kung gusto nyo na magkaroon ng rosy cheeks tulad ng mga taga-Baguio, panoorin nyo to. First phase ay ang facial cleansing at acne removal. Para matanggal ang dumi, tinadtad na pipino ang pinangkos ko sa mukha ko. Masarap, ang lamig. Lamig. Parang napa... Sobrang relax yung muscle sa mukha mo. Di ba? Yes, ma'am. Parang ganda ko. Tapos, minasahe ito ng vitamin E para mas lumambot daw ang aking balat at mapadali ang pagtanggal ng whiteheads at blackheads. Next phase, facial toning naman. Siyempre, dahil nasa Baguio ako, Cordillera Lemon ang ginamit sa akin. My curry! My goodness gracious! My goodness gracious! Alas 4 na! Pipino juice ang ginamit pang banlaw at ready na tayo sa susunod na phase, ang detoxification. Nilagay at tinagtad na patata sa mukha ko sa loob ng 15 minutos. Ang recipe na ito ay nag-absorb daw ng toxin at nagsisilbing natural astringent. Last pong goal ay ang egg white para mag-tighten ang skin. Ano sinabi ng botox sa puti ng itlog? Oh, huwag niyo kalimutang banlawan ang mainit na tubig ang mukha niyo pagkatapos, ha? Kundi, baka langgaming kayo. Tapos na ang pagpapabeauty, kaya oras na para sa body massage. Sabi nila, mainam raw ito para ma-relax ang muscles at gumanda ang blood circulation ko. Wow! Ang sarap! Pero nakakakiliti pala. Nakakantok. Ay, mamaya nyo na ako kunan para matapos na to. Dali, matutulog muna ako. Sarap masahe. Go! Ang sarap ng feeling. This is the life. Magkano dito? Apat na klase, 100. 100 lang? Apat na klase. Ito na, ayan. So, makukumpleto ba naman ang punta nyo sa Baguio kung wala kayong uwi galing sa palengke? Kunin ko to, ha? Paborito ko to, eh. Okay.
Ito ang Baguio City Public Market. Sabi nila, dito raw galing ang pinakasariwa at pinakamurang mga gulay. Aber, tingnan nga natin kung totoo ito. Gulay na iba't ibang kulay, anyo at klase ang na-encounter ko sa palengke. Sangkatutak! Halos mahilo ako sa dami. Praktikal na pasalubong ang gulay. Masustansya na sa katawan, malaki pa ang katipiran. Ang mga sariwang lechugas na ito, 30 lang kada kilo. Etong mga patatas, 40. Carrots, 60. Sa dami ng talong na ito, maniniwala ba kayong 70 pesos lang ang bili ko dito? Siyempre, sawang-sawa rin kayo sa cauliflower at broccoli. At ang mga kamatis, piliin nyo lang yung hindi pag-aanong hinog. Sa halagang 80 pesos, pwede na kayong gumawa ng sangkaterbang tomato sauce. Tip ko lang, kailangang magaling kayo sa tawaran. Magkano ito? 35? Di pwede mawala sa listahan natin ng walis tambo na yaring Bagyo. Matibay ito at pangmatagalan sa presyong 100 lang. Kung mag-uwi naman kayo ng pasalubong, eto yung mga sikat na sikat sa Bagyo. Gaya ng strawberry jam. Meron sila ng mga peanut brittle. Ang presyo niya, 4 na piraso, 100. Meron 3, 4, 100 pesos. So bahala na kayo mag-decide kung saan kayo mas makakamura. Samahan niyo pa ng ubi jam, crinkles, chocolate mallows, at kung ano-ano pa. Ayan, kompleto na ang mga pasalubong ko. Ito talaga ang perfect souvenir ng aking biyaheng Bagyo. Kung may iba pa kayong tanong, sulatan nyo lang kami sa Kay Susan Tayo, Care of GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin kayong magtanong through text. I-text ang Susan space ang inyong katanungan o mensahe at ipadala sa 2364 para sa Globe at Touch Mobile o 4627 para sa Smart at Token Text. O mag-email sa kaysusantayo@gmanetwork.com. Ayoko sanang magpaalam, pero wala akong magagawa. Kailangan ko nang umalis at harapin ang katotohanan. Kahit masakit sa loob ko, iiwan ko na kayo. Susan, lagi ka pang bumalik dito sa Bagyo. Welcome ka lagi. Talaga po? Opo, talaga po. Pero bago ka umalis, Susan, kailangan samahan mo ulit kaming sumayaw. Okay, tara, tara, tara. Tara. Puso, sana'y nasihan kayo sa aming episode dito sa Bagyo. Agbakada akon! Is brought to you by Kraft Miracle Whip All-Purpose Dressing. Isang espesyal na araw ito para sa pamilya ni Maring Baby. Grandparents Day kasi kaya naisipan niyang ipaghanda ng munting salo-salo ang kanyang tatay. Hello, Mare! Ay, kumusta, Mare? Parang busy-busy ka. Oo, Mare. Kasi susupresahan kasi tatay Mets. Kaya ka nagmamadali siyang uwi. Grandparents Day kasi, kaya pagluluto namin siya ng paborito niyang putahe. May tutulong ba ako? Naku, oo, Mare. Kasi iluluto ko yung paborito yung tatay Mets. Pero mas pasasarapin ko ito. Naku, parang alam ko na yan. Yung secret ingredients mo na may all-purpose dressing. Correct. Ito yung creamy chicken casserole. Kailangan natin ng all-purpose dressing. Nilagang manok, kanin, nilagang itlog, sibuyas, cream of mushroom soup at asin. Kanin. Pagsamasamahin lang ang mga sangkap sa isang bowl. Haluin. Lagyan ng dekorasyon at pwede nang ihain. Ayan, handa na ang sorpresa natin para kay Lolo Meds. Sigurado magugustuhan yan. At masasarapan. Baby, Jinggoy, matagal pa ba yan?
Takam na ako sa sorpresa ninyo. Kaya mo sugulo. Kain na. Sarap nito. Dito natin pagsasaluhan ang lingguhang buhay-buhay. Dito sa ating kahingahan ng trahedya at tagumpay. Kaisusan tayo, kaisusan tayo, kaisusan tayo, kaisusan tayo, kaisusan tayo, kaisusan tayo, kaisusan tayo.